Totoo po ba, isa sa mga pinakamasayang araw sa buhay ng isang magulang nung dumating yung kanyang anak sa kanyang buhay? Totoo po ba yan? Sino po rito tuwan-tuwa nung dumating yung kanyang anak? Alam niyo po, again, napakasaya sa buhay ng isang magulang na mayroon dumating na anak sa kanyang buhay. Ang problema, minsan may mga anak, ito yung reality ng buhay eh. Hindi lahat kasiyahan ang dala sa isang magulang. Totoo mo ba yan? There are times na may mga anak, sa halip na kagaanan ang dala sa kanilang magulang, kabigatan ang naibibigay. At may mga point ng buhay ng isang magulang na sa halip na kasiyahan, lungkot ang ibinibigay sa mga magulang. At sa halip na pagpapahalaga, ang nakukuha ng magulang, sometimes pinagkakaitan ng pagkalinga. Alam niyo po, isa sa mga malungkot na reality ng buhay, there are times na ito yung natatanggap ng magulang mula doon sa mga anak. Yung bang sa kabila ng isilang ang kanyang anak, tuwang-tuwa ang isang magulang, pero nung dumating yung point na mga malaki na, yung dumating yung point na kaya nang lumakad, kaya nang tumayo sa sarili, there are times na sa halip pagkalinga, pinagkakaita ng pagkalinga ang isang magulang. Sa halip na pagmamahal, lungkot yung ibinibigay sa isang magulang. But does it mean, nakita ko po, may mga anak na kahit pala parehas mong pinalaki sa pagmamahal, may mga pagkakataon, magkakaiba ng pagmamahal na ipinadama o ipinadarama sa magulang. Totoo po ba yun? May mga anak, pansinin nyo, parehas mo naman pinalaki sa pagmamahal, parehas mo naman pinalaki sa maayos na tahanan, parehas mo naman kinalinga, pero may mga pagkakataon, magkakaiba yung pagmamahal na ibinibigay sa magulang. There are times na parehas mong pinalaki sa isang maayos na tahanan, pero dumarating doon sa point, magkakaiba yung pagkalinga na ibinibigay sa magulang. And there are times na parehas mo naman, inayos ang pagpapalaki, pero magkaiba yung pagpapahalagang ipinaramdam sa magulang. Alam niyo po, dumarating sa point, ito yung nararamdaman ng isang magulang sa isang anak. Kaya nga na, sabi ni Solomon, a wise son makes a father glad, but a foolish man despises his mother. Proverbs 15:20, ang sabi ni Solomon, ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay hinahamak ang magulang. Yung sinasabi dito ni Solomon, alam niyo po, it has nothing to do with intellectual capacity ng isang tao. No, hindi po yun yung binabanggit dito ni Solomon. Yung sinasabi dito ni Solomon na marunong may kinalaman sa pakikitungo ng isang anak sa kanyang magulang. Ibig sabihin, pwede palang maging isang matalino o maayos ang pakikitungo ng isang anak sa kanyang magulang, and at the same time, pwede rin naman pala na hangal ang pakikitungo o mali ang pakikitungo ng isang anak sa kanyang magulang. Ang tanong, nangyayari po ba ito? Totoo ba? May mga anak, mali ang pakikitungo sa kanilang magulang. Sino po naniniwala at sino naranasan? Sometimes, yung anak mo, mali ang naging pakikitungo sa'yo. And sometimes, may mga anak naman, napakaganda at napakatama ang pakikitungo sa isang magulang. Kaya nga sabi ni Solomon, napakapalad nung mga magulang na maayos ang pakikitungo ng anak sa kanilang buhay. Kasi nga, ibang yung kasakitan kapag kayong anak mali ang pakikitungo sa kanyang magulang. Alam niyo po, kaya nabanggit ito ng Solomon, yung sinasabi dito ng Solomon, again, it has nothing to do dun sa intellectual capacity ng isang tao eh, lalo na ng isang anak. No, ang sinasabi niya rito, meron talagang maayos, matalinong pakikitungo ang isang anak sa kanyang magulang at meron din namang mali na pakikitungo ang isang anak sa kanyang magulang. Now, ang tanong, ano ba ang palatandaan na ang pakikitungo ng isang anak sa kanyang magulang ay mali? Alam niyo po, unang-una, sa kabila ng pagkakaroon ng mabuting magulang, kinamumuhian ang pagtutuwid ng magulang.
Totoo po ba? May mga anak, galit na galit pag itinutuwid ng mga magulang. Totoo po ba yan? May mga anak, kapag ka pinagsasabihan, sobrang galit yung iginaganti sa kanyang magulang. May mga anak, kapag ka dinidisiplina ng kanilang magulang, napakapangit ang ibinabato na salita sa magulang. Alam niyo po, may mga anak, kapag ka tinutuwid ng magulang, ang tingin sa magulang kalaban. Totoo po ba yun? And at the same time, may mga anak, kapag ka tinutuwid ng magulang, ang tingin sa magulang mali yung pagtutuwid. Ang tanong, bakit ka ba itinutuwid ng magulang mo? Ang tanong, bakit ba sinasabi ng magulang mo na huwag mong sayangin ang pag-aaral mo? Ang tanong, bakit ba sinasabi ng magulang mo na huwag ka munang mag-asawa? Ang tanong, bakit ba sinasabi ng magulang mo na mag-mature ka muna? Bakit ba sinasabi ng magulang mo na iwanan mo yung immaturity mo? Alam niyo po, pansinin niyo, sa tingin mo, kung ikaw ba ay makapagtapos ng pag-aaral, sa tingin mo, ikasasama mo yung nakapagtapos ka ng pag-aaral? Sa tingin mo, kung ikaw ba mature na bago ka pumasok sa isang relasyon, sa tingin mo, ikasasama mo ba yon? At sa tingin mo, kung iwanan mo ba yung mga masasamang bisyo na sinasabi ng magulang mo na iwanan mo, sa tingin mo, ikasasama mo ba yon? Sa tingin mo, ikasasama mo ba yung sinasabi ng magulang mo na iwanan mo yung mga hindi mabubuting barkada o kaibigan sa iyong buhay? What's the point? Nakakalungkot, may mga anak ang tingin sa pagtutuwid ng magulang pagdideprived sa kanya. Totoo ba yun? Pansin ninyo, may mga anak, kapag kahit tinutuwid, dinidisiplina ng isang magulang, ang tingin sa magulang, dinideprive siya ng kanyang magulang o pinagkakaitan na mabuhay ng masaya. Nakakalungkot, may mga anak, ang tingin sa pagtutuwid ng magulang, ikasasama niya. Alam niyo po, again, maraming mga anak, galit na galit, kapag kahit tinutuwid, dinidisiplina ng isang magulang. Ikalawa, palatandaan na mali ang pakikitungo ng isang anak sa kanyang magulang, laging isinisisi sa magulang yung mga failures niya sa buhay. Totoo po ba? May mga anak, sa magulang isinisisi yung mga failures niya sa kanyang buhay. Napansin niyo po yun? Sino na-experience, sinabihan ng kanyang mga anak na kung hindi ka nakaalam sa aming relasyon, kami pa sana nung boyfriend ko. Kami pa sana nung girlfriend ko. Kung hindi mo ako pinagbawalan, sana masaya ako ngayon sa relasyon ko. At the same time, sino po aminado, there are times na may mga anak na ang sinasabi, kung hindi mo ako pinaiwas sa barkada ko, masaya sana ako ngayon sa buhay ko. Alam niyo po, may mga anak, yung mga failures nila sa buhay, yung mga kalungkutan nila sa buhay, sa magulang nila isinisisi. Alam niyo po, nakakalungkot na sa halip na tingnan yung sariling pagkakamali, hinahanap ang sisi o binabato ang sisi sa kanyang magulang. Alam niyo po, nakita ko maraming mga anak handa sa saya pero hindi handa sa lungkot. Maraming mga anak handa sa tagumpay pero hindi handa sa kabiguan. At nakita ko maraming anak, maraming gusto na privilege pero ayaw ng responsibility. Totoo po ba yun? Gusto ng masarap na pagkain pero ayaw magluto. Ayaw maghugas ng pinagkainan. Gustong pumorma pero ayaw maglaba. Gusto ng magandang porma pero maayos o ayaw magayos ng kanyang mga gamit. Gusto ng limelight pero ayaw masaktan. Kaya pag nakaranas ng failure, hinahanap ang sisi sa magulang. Pag nakaranas na masaktan, hinahanap o naghahanap ng ibang masisisi. At ang malungkot, madalas sa magulang isinisisi yung mga sakit niya sa buhay, yung mga failures niya sa kanyang buhay. And another thing, palatandaan na mali ang pakikitungo ng isang anak sa kanyang magulang,
laging nagbibitaw ng masasakit na salita. Sino po aminado? As a parent, tumanggap ka na ng masakit na salita sa anak mo. Totoo po ba nangyayari yon? Nakakarinig tayo ng masakit na salita mula sa ating mga anak? May mga anak, manliliit ka pag narinig mo yung sinasabi sa isang magulang. May mga anak, walang pakialam kung makakasakit ba o masasaktan ba ang magulang sa binibitawang salita. Pansinin niyo yung linyahan ng mga anak na masakit magsalita. Malaki na ako, kaya ko na buhay. Huwag mo na akong pakialaman. Totoo po ba naririnig to ng isang magulang sa anak? Yung linyahan nila, mas maganda pa, huwag mo na akong pakialaman. The same time, may mga anak, maririnig mo sinasabi sa magulang, hihingi ka na naman ng pera. Kabisadong kabisado mo yung petsa ng sweldo. Ang hindi alam ng mga anak, tumatatak yon sa puso ng isang magulang. Kahit nakangiti ang magulang nyo, sasaktan yon. Minsan, ang linyahan ng mga anak, tumawag ka na naman. Sino po naniniwala, sobrang sakit sa isang magulang na maramdaman na parang hindi na siya kailangan ng kanyang anak. Ito po ba masakit yon sa isang magulang? Sino po naniniwala, sobrang sakit sa isang magulang, nakakausapin ka lang pag gusto at pag hindi, hindi ka nakakausapin. At sino po naniniwala, sobrang sakit sa isang magulang na halos manlimos ka sa isang anak. Kasi nga, pansinin nyo, bakit sobrang sakit pag anak ang nagparamdam na hindi ka nakailangan? Pansinin nyo, bakit sobrang sakit sa isang magulang pag anak ang nagparamdam na parang hindi ka nakailangan? Bakit sobrang sakit sa isang magulang pag anak ang nagsabi na hihingi ka na naman? Alam niyo po ang sagot? Kasi ang ipinuhunan ng mga magulang mo para sa'yo bilang anak, buhay nila. Para palakihin ka, para ipanganak ka, buhay ang ipinuhunan lalo na ng iyong nanay. Para palakihin ka, buhay ang ipinuhunan ng mga magulang mo. Para pag-aralin ka, buhay ang ipinuhunan ng mga magulang mo. At para tumatag ka sa buhay, buhay din yung ipinuhunan nila para makarating ka sa pagtatag ng buhay mo. Kaya kapag ka nagsasabi ka na parang hindi o nagpaparamdam ka sa magulang mo na parang hindi mo na sila kailangan, sobrang sakit nun sa kanila. Kapag ka ikaw mismo ang nariringgan ng masakit na salita ng magulang mo, sobrang lalim ang iniiwang sugat sa isang magulang ng isang anak. Alam niyo po, again, makarinig na sa iba ng masakit na salita ang isang tao, ang isang magulang, wag lang sa kanilang anak. Now, para mas maunawaan natin, ano ba ang gustong ituro ng Biblia pagdating doon sa tamang sa usapin ng maling pakikitungo sa magulang ng isang anak, ano ba ibig sabihin ng pagdi-despise according doon sa original word na ginamit dito sa Hebrew? Yung original word na ginamit dito na despises, ang ibig sabihin or yung basya, ang ibig sabihin nito, to hold in contempt and disdain your parent. Another thing, to consider worthless or vile your parent, to value others' opinion than your parent. Yung pala yung ibig sabihin nung ginamit na original word dito ni Solomon. Now, tingnan natin. Paano nga ba nadidespise ng isang anak ang kanyang magulang? Paano nga ba nahahamak ng isang anak ang kanyang magulang? Alam niyo po, unang-una, ikaw pa mismo na anak ang humahamak sa iyong magulang. Totoo ba? Wala namang perpektong magulang eh.
Totoo po ba yan? Sino aminado? Wala namang perpektong magulang. And at the same time, wala namang magulang na hindi magkakamali. And at the same time, totoo ba wala namang magulang na lahat ng gagawin nila magugustuhan ng kanilang anak? Totoo ba yun? There are point ng buhay mo, makikita mo, yung tatay mo, yung nanay mo, hindi nga sila perpekto. There are point ng kanilang pagmamagulang, makikita mo, lahat ng kanilang ginagawa, hindi mo nga magugustuhan. And there are point ng kanilang buhay na makikita mo yung kanilang pagmamagulang, nagkakamali nga pala sila. Alam niyo po, iyon yung reality eh. Pero ang problema, bagamat darating talaga dun sa point na hindi mo magugustuhan, may mga pagkakataon na hindi mo magugustuhan ang gagawin ng isang magulang o ng magulang mo, ang tanong dito, sa panahon bang nagkakamali o nagkamali sa iyo ang magulang mo, paano ka ba nagre-react? Sa panahon ba na nadi-disappoint ka sa mga magulang mo, paano ka ba nagre-react? At sa panahon ba na hindi mo nagustuhan ang ginawa o ginagawa ng iyong magulang, paano ka ba nagre-react bilang anak? Pansinin nyo, sa isang kwento sa Biblia dito sa Genesis chapter 9, verse 22 and the following, merong kwento rito. Yung isang anak ni Noah, kasi nga si Noah, lalasing siya. Sobrang kalasingan niya na wala siyang damit. Hubot-hubad siya nung pumasok siya doon sa kanilang tolda. Nung pumasok yung kanyang anak na si Ham, nakita yung kanyang kahubaran. Ano ginawa ni Ham? Ang ginawa niya, lumabas siya at binalita niya doon sa kanyang dalawang kapatid yung kahubaran ng kanilang tatay. So ang ginawa ng kanyang dalawang kapatid, si Shem at si Japhet, alam niyo po ang ginawa nila? Kumuha sila ng tela o ng damit, ipinatong nila sa kanilang balikat at pumasok sila paatras doon sa kanilang tolda at ibinagsak yung tela at damit sa kanilang tatay para hindi nila makita ang kahubaran ng kanilang tatay. What's the point? Sa panahon ba ng pagkakamali ng magulang mo, sa panahon ba ng kahinaan ng magulang mo, kasama ka ba sa nagpoprotekta sa magulang mo o kasama ka sa humahamak dahil sa kanyang kahinaan? Sa panahon ba na ang magulang mo nagkakamali, kasama ka ba sa nagpoprotekta sa kanya o kasama ka sa humahamak dahil sa kanyang pagkakamali? Doon ba sa mga panahon na merong kapintasan ang magulang mo, kasama ka ba nagpoprotekta sa kanyang kapintasan o kasama ka sa humahamak sa magulang mo dahil sa kanyang mga kapintasan? Doon ba sa mga panahon ng kanyang kapalpakan bilang nanay, bilang tatay, kasama ka ba sa nagpoprotekta sa kanyang mga kapalpakan o kasama ka sa humahamak dahil sa kanyang kapalpakan? Again, sa lahat po ng mga anak, walang perpektong magulang. Walang magulang na lahat ng gagawin tama. Walang magulang na lahat ng gagawin magugustuhan mo bilang anak. There are times hindi mo magugustuhan ang kanilang gagawin. There are times na hindi magiging approve sa'yo yung kanilang gagawin, lalabas yung kanilang kahinaan, yung kanilang imperfection, lalabas yung kanilang kapintasan. Pero sa mga panahon na nakikita mo yung kahinaan na yon ng iyong magulang, nakikita mo yung kapintasan nila, paano mo ba sila pinoproteksyonan? Si Ham, nung makita yung kahubaran ng kanyang magulang, pinamalita niya. Pero yung dalawang kapatid niya, pinoteksyonan yung kanilang magulang. How about you? Sa mga panahon na may kahinaan ang magulang mo,
iniingatan mo ba siya? Pinoprotektahan mo ba siya? Sa mga panahon ng imperfection ng iyong magulang, pinoproteksyonan mo ba magulang mo? O ikaw pa mismo ang nagbibilad ng kahinaan? Ikaw pa mismo ang namamalita ng mga pagkakamali ng magulang mo? Ikaw pa mismo ang nagsasabi sa ibang tao na walang kwenta ang magulang ko? Pinakamasakit na marinig sa isang anak, mula sa isang anak para sa magulang, yung sabihin ng anak na wala kang kwentang magulang. Na sa kabila ng mga magagandang ginawa mo bilang magulang, ito yung tinanggap mo sa anak mo. Sa kabila na itinaya mo yung buhay mo mula pa lang sa panganganak, sa pagpapaaral, sa pagpapalaki, sa pagtatag niya sa buhay, ito pa yung tatanggapin mo. Isa sa mga pinakamalungkot na reality ng buhay, may mga anak sa halip proteksyonan ang kanilang magulang sa kanilang imperfection, sa kanilang kahinaan, kapalpakan, sila pa mismo ang nagbibilad nito sa mundo. Another thing, mas gusto mo pang pakinggan ang iba kaysa magulang mo. Totoo po ba, may mga anak, mas nakikinig pa sa barkada kaysa sa kanilang magulang? Totoo po ba yun? Minsan, pag sinabi ng nanay o ng tatay na anak, umuwi ka na, delikado ang oras, mas pakikinggan pa yung barkada. Huwag mong pansinin ang nanay mo. Pag sinabi ng anak, ng magulang, anak, ayusin mo pag-aaral mo. Mas pakikinggan pa yung barkada. Mas maganda rito sa computer shop. Dito na lang tayo. Alam niyo po, maraming mga anak, mas pinakikinggan pa yung ibang tao kaysa sa kanilang magulang. Maraming mga anak, minsan, mas pinakikinggan pa asawa kaysa sa magulang. Totoo po ba yan? Nangyayari yan? May mga anak na lalayo sa magulang dahil sa kanilang manugang. Pinakamalungkot, tandaan niyo po sa mga manugang ha, pinakamalungkot at pinakapangit na magagawa mo para sa iyong biyanan, para sa iyong asawa, paglayuin mo sila. Maglagay ka ng wall sa kanila. At mawala ang respeto ng kanilang anak sa kanilang magulang dahil sa iyo. Alam niyo po, again, may mga anak, mas nakikinig pa sa ibang tao. Now, ang tanong, ano ba dating nito sa isang magulang? Una, tinatanggalan mo ng authority sa buhay mo ang magulang mo. Sa lahat po ng mga anak, pag mas nakikinig ka pa sa ibang tao kaysa sa magulang mo, unang-unang nararamdaman ng isang magulang, tinatanggalan mo siya ng authority sa buhay mo. Ang pagbaliwala sa sinasabi ng isang magulang sa kanyang anak ay kasing kahulugan ng pagtatanggal mo ng authority sa kanilang o sa buhay mo. Why? Kasi nga, ang pakikinig mo sa pagrespeto mo at pagrespeto mo sa iyong magulang sa sinasabi nila, manifestation ito na kinikilala mo ang authority ng magulang mo sa iyong buhay. Hindi mo pwedeng sabihin na kinikilala mo ang authority ng magulang mo sa iyong buhay pero hindi mo sila pinakikinggan. Hindi mo pwedeng sabihin na kinikilala mo yung authority ng magulang mo sa iyong buhay nang mas nakikinig ka pa sa barkada mo sa ibang tao kaysa sa magulang mo. Hindi mo pwedeng sabihin na kinikilala mo ang authority nila sa buhay mo na hindi mo alam kung papaano sundin at pakinggan yung sinasabi nila sa buhay mo. Unang-unang nararamdaman ng isang magulang kapag ka mas naniniwala ka pa sa ibang tao kaysa sa magulang mo, tinatanggalan mo sila ng authority sa buhay mo. Ikalawa, pinabababa mo ang pagmamagulang nila sa buhay mo. Kasama sa impact ng hindi pakikinig ng isang anak sa kanyang magulang, pinabababa mo pagkamagulang nila. At dahil doon, nag-iiwan ito ng masakit na tanong sa isang magulang. Lord, masama ba akong magulang? Hindi ko ba nagawa
yung dapat kong gawin bilang isang magulang. Alam niyo po, sa lahat ng mga anak, kapag ka dumarating doon sa point na sa halip na pakinggan mo ang magulang mo, ang pinakikinggan mo, ibang tao, bumababa ang tingin nila sa pagkamagulang nila. Ito yung nararamdaman ng isang magulang. Bumababa yung tingin niya at yung kanyang pakiramdam sa pagkamagulang niya. Sobrang sakit na marinig sa isang anak na mas naniniwala pa siya sa iba kesa sa iyo na magulang niya. And another thing, paano mo masasabi na mali ang pakikitungo mo sa iyong magulang yung kaya mo naman o iparamdam mo na kaya mo naman kahit wala sila? Alam niyo po, again, isa sa mga pinakamasakit maramdaman ng magulang yung iparamdam ng anak niya sa kanya kahit wala ka, kaya ko buhay. Totoo po ba may mga anak, lalo na yung nakapagtapos na, may trabaho na, kaya nang magsarili, ang pinararamdam sa magulang, kaya ko na kahit wala ka. Alam niyo po, again, sobrang sakit no, sa magulang, yung kausapin ka o hindi. Yung hindi man lang maino ang mga magulang doon sa mga gagawing desisyon. Sino po aminado, bilang anak, may mga desisyon tayong nagawa na hindi natin na-consider yung sasabihin ng magulang natin. Totoo po ba nangyayari yon? Lalo na yung mga may trabaho na, yung mga nakapagtapos na, yung bahagya ng umaangat sa lupa, ibig sabihin, yung medyo kaya-kaya na buhay, may mga desisyon, di man lang natatanong ang kanilang magulang. Alam niyo po, masakit yon sa isang magulang. Yung malalaman na lang ng magulang mo, nagdesisyon ka na, ni hindi mo man lang natanong yung magulang mo. Marami pong mga anak, dahil ang tingin nila kaya na nila buhay, wala na silang pakialam kung masasaktan ba o alam pa ba ng magulang nila yung gagawin nilang desisyon. Alam niyo po, may mga anak ni hindi man lang maino yung kanilang magulang doon sa kanilang mga gagawin. Pinakamasakit na maramdaman ng magulang yung worthless na siya bilang magulang dahil pinaramdam mo bilang anak. At pinaka-regrettable, tandaan niyo po, na pwede mong magawa yung sanayin mo, yung sarili mo, na okay naman kahit wala sila. Why? Tandaan niyo po, sa lahat ng anak, pinaka-regrettable na magagawa mo sa buhay mo bilang anak para sa mga mabubuting magulang mo, yung iparamdam mo sa sarili mo, sanayin mo ang sarili mo na okay naman kahit wala sila. Dahil tandaan niyo po, kahit na ano mangyari, hindi man perpekto ang magulang mo, wala pa rin makakapantay sa pagkalinga ng pagmamahal ng magulang mo sa iyo. Tandaan mo, wala pa rin makapapantay sa pagmamahal, pagkalinga, pagprotekta ng iyong magulang sa iyo bilang anak. Hindi man sila perpekto, walang makakapantay sa pag-iingat nila sa iyo, walang makakapantay sa pagpoprotekta nila sa iyo, walang makakapantay sa pagmamahal ng magulang mo sa iyo. Hindi man perpekto ang magulang mo, hindi yan mapapantayan ng kahit na sino. Hindi yan kayang pantayan ng makikita mong asawa mo, tandaan mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, hindi makakapantay yan sa pagkalinga, pagprotekta at pagmamahal ng magulang mo. May makita lang sa iyo na hindi maganda yan, iiwang ka na niyan. Totoo ba? Minsan ang first experience mo sa boyfriend mo, iniwang ka. Sino rito? Na-experience yun. Hindi pa naipapakilala sa magulang, iniwang ka na.
Yung pagkatapos mong ihatid, may sinundong iba. Tandaan nyo sa mga young pro natin, huwag na huwag nyong titingnan na yung pagmamahal ng inyong boyfriend o nung girlfriend makakapantay sa pagmamahal, sa pagpoprotekta at pagkalinga ng magulang nyo. Wala yon. Iiwan ka din nun. Yung akala mo, mahal na mahal ka, ngayon lang yon. Walang makapapantay sa pagkalinga, pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Dapat hindi natin nakakalimutan yung bagay na yan. Alam niyo po, at the end of the day, again, hinding-hindi mo makikita yung pinaramdam ng magulang mo sa ibang tao. At ito ang masakit. Maraming gustong bumawi sa magulang kung kailan may sakit na. Totoo po ba yan? Maraming mga anak gustong magparamdam na worth ang magulang nila kung kailan hindi na ito mararamdaman ng kanilang magulang. Maraming gustong magpakaanak kung kailan nasa hospital na at nasa sementeryo na yung kanilang magulang. At tandaan nyo po, ito ang totoo. Yung mga mabubuting magulang, ginawa naman nila na kalingain ka doon sa panahon na mararamdaman mo. Yung mga mabubuting magulang, ginawa naman nila na protektahan ka sa panahon na mararamdaman mo. Yung mga mabubuting magulang, ginawa naman nila na naayusin ka, ibigay sa iyo lahat, maramdaman mo na mahalaga ka sa kanila sa panahon na mararamdaman mo. Bakit yung mga anak, kung kailan hindi na mararamdaman ng mga anak, ng mga magulang, sa kapag gustong iparamdam na worthless, na napaka-worth ng kanilang magulang. Kung kailan nandoon na sa hospital, nandoon na sa sementeryo, sa kapag gustong mahalin, sa kapag gustong alagaan, maaalagaan mo pa ba yung patay na? Minsan, kung kailan nakalibing na, saka mo sinasabing mahal na mahal mo. Pero nung buhay, ang sasakit nung narinig sa isang anak. Alam niyo po, again, ang laki ng pagkakaiba minsan ng pagmamagulang at pagiging anak. Yung pagmamagulang, sa panahong mararamdaman ng anak, kinalinga yung anak, prinotektahan, minahal. Pero may mga anak, kung kailan hindi na mararamdaman, saka pag gustong protektahan, mahalin, iparamdam, na worth ang kanyang magulang. Alam niyo po, again, nakakalungkot lang, maraming mga anak, maraming mga magulang na di-deprive ng totoong pagmamahal, na pagkakaitan ng totoong pagkalinga mula sa kanilang mga anak. Now, ang tanong, paano nga ba maitatrato ng tama ang isang magulang? Sino po naniniwala? Kailangan nating matutunan ang tamang pagtrato sa magulang. Totoo po ba yun? Kailangan bilang anak, alam mo kung paano itrato ng magulang o ng tama ang magulang mo. Alam niyo po, unang-una, para maitrato mo ng tama ang iyong magulang, treasure now their limited time. Sino po naniniwala, pag nagkakaedad ka na, ang gusto mo na lang na nabigyang focus yung mga importanteng bagay sa buhay. At number one, na importanteng gustong bigyang focus ng isang magulang, yung kanilang mga anak. Pansin ninyo, yung mga magulang, bakit hamang nagkakaedad, mas gusto kang kasama, mas gustong lagi kang nakakausap, mas gustong lagi kayong lumalabas. Bakit? Alam niyo po, kasi nga on their part, alam nila na anytime soon, matatapos na yung journey nyo na magkasama kayo dito sa lupa.
alam ng mga magulang na anytime soon, mawawala na sila sa tabi mo bilang magulang mo. Kaya nga, maraming magulang, pansin ninyo, ano na lang nila, gusto nila nasa tabi lagi yung kanilang mga anak eh. Ano na lang nila, pagka may pagkakataon, laging makausap yung kanilang mga anak. Kasi nga alam nila, anytime soon, aalis na sila. Anytime soon, hindi na kayo magkakasama. Alam nila na yung limited na yung time nila dito sa mundo. Kaya nga, sobrang importante na bilang anak, treasure mo na yung natitirang moment na pwede mo silang makasama. Habang kaya pa nilang maramdaman yung pangarap mo, iparamdam mo na sa mga magulang mo. Habang kaya pa nilang maramdaman yung pagkalinga mo, lingapin mo na mga magulang mo. Hindi ibig sabihin na malakas sila, hindi mo na lilingapin, di nila kailangan yung paglingap mo. No. Yun gang malakas, kausap mo ngayon, mamaya pala uuwi na sa Panginoon. Meron ako isang kina-counsel po. Sabi niya, "Sir, sobra po kaming nasasaktan sa pagkawala ng papa namin. Kasi ang lakas-lakas ng papa namin, siya lagi yung kasama namin, siya yung laging nagpoprotekta sa amin. Pero bigla po, nawala siya. Niwala man lang paramdam na mawawala na pala." Alam niyo po, sobrang sakit sa isang magulang na yung limitadong oras niya hindi pa nakikita ng mga anak. Alam niyo po, kaya nga, para sa mga anak, habang kaya pa nilang maramdaman yung suporta mo, suportahan mo na yung mga magulang mo. Alam niyo po, ako personally, isa sa mga pinaka malalim na regrets ko sa buhay o panghihinayang, nung kung kailan maganda na yung hanap buhay ko, saka pa biglang namatay yung nanay ko, yung regrets ko noon, yung bang alam kong binigay nung nanay ko yung lahat-lahat sa akin, pero nung panahon ko na makabawi, wala na eh. Kahit anong bawi ang gawin ko doon, kahit napuntahan ko ng puntahan doon sa memorial yon, wala na, hindi na niya mararamdaman yun eh. Kaya nga doon sa mga anak, habang kaya pang maramdaman ng magulang mo, yung tagumpay mo, iparamdam mo na sa magulang mo yung tagumpay mo. Kasi nga, ito ang totoo. Isa sa mga pwedeng maging greatest failure sa buhay mo, yung nabigo kang lingapin ang magulang mo kahit kaya mo namang lingapin. Isa sa mga pinaka-greatest failure na pwede mong maranasan sa buhay, yung nabigo kang suportahan ang magulang mo kahit kaya mo namang suportahan. At isa sa mga pinaka-greatest failure sa buhay mo, pwede mong maranasan bilang anak, yung nabigo kang bigyan ng time ang magulang mo kahit ang dami mo namang time sa buhay mo. Alam niyo po, again, bilang mga anak, sobrang napakalalim yung iniiwang sugat sa magulang na hindi mo nasuportahan kahit kaya mo naman. Hindi mo nalingap kahit kaya mo naman. Hindi mo nabigyan ng time kahit ang dami mo namang time. And another thing, para sa mga anak, sa tamang pagtrato sa magulang, openly acknowledge your parent now. Totoo po ba, maraming anak kung kailan patay na, saka pa pinagmamalaki ang magulang? Napansin niyo po, doon sa mga burol, kung kailan nakaburol na, nandoon doon na sa ataol yung kanilang magulang, saka pa kinikwento sa mga kamag-anak, sa kaibigan, sa mga katrabaho,
napakabuti ng magulang ko, napakabait ng tatay ko. Pero nung nabubuhay, ni hindi mo man lang maipagmalaki sa mga katrabaho mo, ni hindi mo man lang maipagmalaki doon sa mga kamag-anak niyo. Marami pong anak, kung kailan wala na, saka pa pinagmamalaki yung kanilang magulang. Alam niyo po, yung tamang pagmamagulang, tamang pagtrato sa magulang, yung ngayon pa lang, kaya mo na silang ipagmalaki. Alam niyo po, ano gustong ipakita rito? Huwag mo nang intayin na wala na silang lakas, saka mo pa sasabihin mabuti silang magulang. Huwag mo nang intayin na may sakit na sila, saka mo pa sasabihin na walang katulad yung kanilang sakripisyo. Huwag mo nang intayin na nakaburol na sila, saka mo pa sasabihin wala kang katulad na magulang. Huwag mo nang intayin na nandoon na sila sa sementeryo, saka mo pa sasabihin mahal na mahal kita. Ngayon pa lang, ipagmalaki mo na mga magulang mo. Ngayon pa lang, ipagmalaki mo na sila ang ibinigay ng Diyos na magulang mo. At ngayon pa lang, pagpasalamat mo na sa Panginoon na Lord, salamat, sila yung binigay mong magulang ko. Hindi sila perpekto. Marami man pagkakamali yung magulang ko, pero salamat dahil sila yung magulang ko. Finally, treasure the life of your parent as God's greatest gift to you. Sino po naniniwala, isa sa pinakadakilang regalo na tinanggap mo sa Diyos, mga magulang mo. Niniwala po kayo doon? Yung magulang na meron ka ngayon, pinakadakilang regalo ng Diyos sa buhay mo. Kasi nga, sila yung taong handa kang buhayin kahit mahirapan. Handa kang proteksyonan kahit masaktan. Handa kang ipaglaban kahit mapagtawanan. Now, ang tanong, paano mo maipaparamdam sa magulang mo na isa nga sila sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa iyo? Una, yung hindi nila naranasan dahil itinaguyod ka, iparanas mo naman sa kanila ngayon. Yung hindi nila nakain dahil itinaguyod ka, ipakain mo naman sa kanila ngayon. Yung hindi nila narating dahil itinaguyod ka, dalin mo naman sila doon. Kasi nga, ito ang totoo. Yung mga magulang, madalas, they voluntarily deprive themselves para sa'yo. Magtitiis ng gutom para hindi ka magutom. Magtitiis ng hirap para hindi ka mahirapan. Magtitiis ng sakit para hindi ka masaktan. Pinakamaimportante na makita mo bilang anak, yung magulang ko pala handang magtiis na mahirapan para hindi ako mahirapan. Handang masaktan para hindi ako masaktan. Handang mahirapan para hindi ka mahirapan. Handang gawin ang lahat para sa'yo. At ikalawa, yung ayaw mong maranasan pagtanda mo, huwag mo nang iparana sa kanila. Ayaw mong baliwalain pagtanda mo, ngayon pa lang, pakalingapin mo na magulang mo. Ayaw mong maiwan pagtanda mo, ngayon pa lang, samahan mo na mga magulang mo. Ayaw mong mapagkaitan pagtanda mo, ngayon pa lang, pakasuportahan mo na ang mga magulang mo. Whether you like it or not, sa lahat ng mga anak, narating ang panahon, tatanda ka. At kung ayaw mong maiwan pagtanda mo, ngayon pa lang, pakalingapin mo na magulang mo. Sa ayaw at sa gusto mo, tatanda ka. At kung ayaw mong pagkaitan pagdating ng panahon, pagtanda mo,
sa gusto mo. Kung ayaw mong maiwang mag-isa pagtanda mo, ngayon pa lang, ibigay mo na yung time na dapat mong ibigay sa mga magulang mo. Dahil ang magulang na meron ka ngayon, isang araw, hindi mo nakatabi. Hindi mo nakasabay pupunta ng church kasi wala na. Hindi mo nakasabay kakain kasi wala na. Hindi mo naman sasabihan kasi wala na. Sa lahat po ng mga anak, hanggat kaya mo pang ibigay, ibigay mo yung time na pwede mong masama o makasama ang magulang mo. Ibigay mo yung pinakamasarap na pakiramdam sa isang magulang na importante sila sa buhay mo. Ibigay mo yung pinakamasarap na pakiramdam ng pagmamagulang dahil ipinakita mo na sila ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa buhay mo bilang anak. Let us pray. Panginoon, sa oras na ito kami po ay lumalapit sa iyo. Lord, marami po kaming pagkakamali bilang anak sa pagtrato sa aming magulang. Sometimes, di namin napapansin, masasakit na pala yung binibitawan naming salita sa aming magulang. Sometimes, gumagawa kami ng desisyon na hindi man lang namin na i-consider ang kanilang mararamdaman. And sometimes, nauubos namin yung aming panahon pero hindi namin sila nabibigyan ng panahon. Lord, mula po sa iyong mensahe sa umagang ito, tulungan mo po kami na itama ang aming pagtrato sa aming mga magulang. Sa panahong hindi pa huli, Panginoon, maramdaman ng aming mga magulang ang pagmamahal namin, pagkalinga namin, pagsuporta namin sa kanila. Salamat po sa kabuuan ng gawain ito. Wala po nawang ibang nataas kundi ikaw lamang, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat.